Sinuntok nga ni Rudy Gobert ang kanyang teammate na si Kyle Anderson at ito pala ang dahilan dyan. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay ito mura ngang Clippers team dahil sila rin ay nag-aaway. Ang mag-teammate na kararating lang sa Clippers this year na si Bones Island pati na rin si Mason Plumlee. Sa timeout kasi sa 4th quarter mga idol, ayon nga sa Clippers announcer ay parang pinapagalit na ni Plumlee at sinasabihan ito nga si Bones about sa kanyang pagkakamali sa defensive end. At mukhang hindi yun maganda para kay Bones Island at talagang kinompronta itong si Plumlee. At dito na nga sila mga idol nagkasagutan at talagang nagkadigitan pa ng mukha hanggang sa nagkatulakan na nga. At yan nga mga idol ang isa sa mga away ngayon sa NBA na for sure hindi pa mas titindihan. Ito nga si Gobert pati na rin si Anderson. Pero bago yan ay bigyan pansin muna natin ito nga si Jaden McDaniels mga idol na hindi napigilan ng kanyang sarili. Ayun, nagresulta tuloy sa hindi maganda. Nang papalabas kasi itong si Jaden McDaniels papunta ata sa locker room ay sinapak nga ang isang bagay. Di ko alam kung ano sinapak na ito mga idol pero sabi na napak nga daw ng wall. Pero mga idol, 10 times out of 10 ay siguradong ikaw ang masasaktan kapag sinapak mo ang pader. At yun nga ang nangyari dito kay Jaden McDaniels mga idol, lang sinapak niya ito. Ayun, na fracture nga daw ang kanyang kamay, hindi na nakabalik sa labang ito. So what a damn stupid way mga idol na kunin ang iyong injury. Na dahil hindi mo na-contain ang init ng ulo mo, ang sarili mo, ay ayun, ini-let down mo pa ang buong team. Siya pa naman ang isa sa malaking inasa na itong Minnesota Timberwolves mga idol lalo na sa defensive end. Tapos mawawala lang siya mga idol sa labang ito. And for sure baka sa next games pa dahil meron siyang fracture hand dahil lamang hindi niya napigilan ang kanyang init ng ulo. So yan mga idol lang hindi magandang nangyari kay Jaden McDaniels. Mga weird na nangyari ngayon sa NBA. At isa pang weird mga idol ay ito na nga ang pag-aaway ni Kyle Anderson at ni Rudy Gobert. Well, talagang sila'y nagsasagutan nga dito mga idol at sinapak na nga ni Rudy Gobert itong si Kyle Anderson ang may sabihin siya. At ayon dito kay Adrian Wojnarowski ay eto nga daw ang sinabi ng dalawang player. Sabi ni Kyle Anderson, hey, why don't you block some shots? Patama niya kay Gobert. Sabi naman ni Gobert, panira niya dito ay why don't you grab a rebound? Yan mga idol ang naging altercation ang palitan ng dalawang mag-teammate na ito. At nagresulta nga daw sa pagsasabak ni Gobert dito kay Kyle Anderson nung sinabi na neto ni Slow Mo na basahin nyo na lang mga idol at i-post nyo itong balita ni Adrian Wojnarowski. Pero basically, tinawag nga na B-word neto ni Kyle Anderson si Rudy Gobert at parang nandilim ang paningin niya mga idol. Parang hindi magandang pasok sa kanya, sa tenga niya at ayun, bigla na lang nag-stretch yung kamay, sinapak ang kanyang teammate na si Kyle Anderson. So talaga namang parang bad day para nga ito sa Minnesota Timberwolves. Ang kanilang player ay na-injure dahil sa kanyang init ng ulo. Ito namang dalawang player nila hindi rin napigilan ang init ng ulo at nag-away. Pero sa kahuli-hulihan naman mga idol ay masaya pa rin naman ang Minnesota Timberwolves dahil sila ay pasok sa number 8 seed at gagarapin nga ang Los Angeles Lakers sa play-in tournament para nga sa 7th seed. Pero mga idol, hindi natapos dyan dahil si Draymond Green ay sumausaw nga dito sa ginawa ni Rudy Gobert kung saan nag-tweet nga rin siya, insecurity is always loud. At yan nga mga idol ay pangbawi lang ni Draymond Green kay Gobert dahil nung sinapak naman nito ni Draymond Green si Jordan Poole ay nag-tweet din itong si Gobert ng insecurity is always loud. So nakahanap na ng tiyempo ng panahon itong si Draymond Green para nga bawian itong si Rudy Gobert sa kanyang mga tweets.